wala na sigurong mas hihirap pa sa bangungot ng isang inang nawawalan ng kanyang anak katulad ng pinagdaanan ni Angeline sa mga nakalipas na araw. Mga nanay, higpitan ang hawak sa inyong mga anak dahil ang istoryang inyong matutunghayan. Bangungot sa kahit na sinong ina. Ito ang kwento sa misteryosong pagkawala ng 2 taong gulang na batang si Austin. Nagsimula ang lahat nitong August 12 sa Las Piñas City. Austin anak, dyan ka lang ha. Magsasayang lang si Mama. Opo. Habang nagluluto sa kusina si Angeli, naglalaro naman ang kanyang anak na si Austin. Pero nung nalingat saglit si Angeline. Ba't wala nang nagkukulit sa akin? Yun na nga po, wala na siya. Kung saan ako naghahanap nun. Austin! 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 Tumingin po ako sa bubong namin, wala naman po. Sumilip ako sa gilid. Ala! Wala naman po siya. Diyos, si Austin nawawala! Agad tinawagan ni Angeline ang ama ni Austin. Ba't nawawala? Pinabayaan mo kasi! Tulungan mo na lang ako, please! Wala tayong oras para magsisihan. Huwag mo akong sisisihin. Di ko naman ginusto mawala yung anak ko. Sir, magre-report lang po kami tungkol sa nawawala akong anak. Kasama ko yung papa niya. Halos lahat ng police station, barangay, pumunta talaga kami. Ate, nakita niyo po ba to? 4 PM po, nagpa-ano na po ako ng flyers. Nanghingi na po ako ng tulong sa mga kaibigan ko na tulungan niyo ako ipakalat to. Mukha pong babae, pero lalaki po. Nakadilaw po na sando, naka-20, naka-pandjama. Nagpa-check po ako ng CCTV sa barangay. Wala naman daw po talagang lumabas na Austin. Pero nabuhayan ang loob si Angeline nung may itinurn over na bata sa barangay. Austin! Yung ulo. Ayun po agad yung unang tinignan ko sa kanya. Kasi low health po si Austin nung araw na yun. Sir, yung anak ko po. Akala ko po siya na. Nagdasal po talaga ako sa baklaran siya sa bakinaon ko. Tulungan niyo po ako. Iniisip ko nga hindi pa siya nakakain. Nangihingi na po siya ng dede. Una ako nasa kanya, magbigay ka naman ng sign para makita ka namin. Austin! Natakot si Angeline na baka nakidnap ang kanyang anak. Nakita niyo ba si Austin? Ha? Nakita niyo yung anak ko? Austin! Lalo pat dati pang may balitang may van na nangunguha raw ng mga bata. Sa puntong ito, dumulog na ang kanyang ina sa magtatawas. 4 na babae kumuha sa anak mo, yung 2 may bayar na. Diyos ko. 4 na nga daw na babae. Yung 2 po, may bayar na po. Yung 1 po, nang gigigil na. Gusto na nga daw pong patayin yung anak ko. Oh, Diyos ko po, anak ko. Pumasok agad sa isip ko, mga babae ng papa ni Austin. Kirausap ko siya nun, sabi ko nga, sabihin mo nga sa akin kung sino yung mga babae mo. Sinabi niya, ano bang klaseng tanong yan? Sinubukan naming kunin ang panig ng ama ni Austin, pero tumanggi itong magpa-interview. Sabi naman niya po, wala naman po siyang babae. Yung damit niya, pagka dawi ko dito, iyak ko ng iyak. Sinatanong ko si Mama, manasa na yung ano ko, gutom na yun. May kinukawa, yung inawa ko yung damit niya ni Jacob ko, nasa ka na, miss ka na ni Mama. Kinabukasan, nagpatuloy ang paghahanap kay Austin. Bawat iskinita doon, pinasok namin sa mga barangay outpost. Ipapa-police alarm ko na to ha. Kasi 24 hours na pala mahigit nawawala yung anak mo. Sumisikip kasi po yung dibdib ko noon eh. Kasi nararamdaman ko pong umiiyak siya. Nanawagan na rin si Angeline sa Facebook. Dami nang isang pabaya ka kasi, pabaya kang ina. Hindi naman ako naging pabaya. Nagkataon lang talaga na nalingat ko lang po talaga siya. Wala naman pong gugustuhin yung nanay na mawala yung kanyang anak. Hanggang may nag-comment tungkol sa isang batang namataan sa subdivision. Joy, may nakakita na daw sa anak natin. Nandito daw sa may village.
Hanapin na natin, bilis! Pwede bang bukas na lang? Kung ayaw mo ako na lang pupunta, haalis na ako! Kahit hinang-hina na ako, sige lang po sabi kong maghahanap at nakahanapin kita kahit nasan ka. Hindi ako mapapagod hanggat hindi kita nahanap. Samantala, madaling araw ng Miyerkules. Mama! Naghahanda na ang kapitbahay nila Angelina si Edo para magpahinga nung bigla siyang nakarinig ng iyak ng bata. Mama! Na nagmumula sa pader. Parang kilala ko yung iyak ng bata. Umabas ako. Nakita ko yung mga kumare niya yan eh. Nakatambay dyan sa tindahan. Tinanong ko sa kanila, kung nakita na ba yung bata niya dyan, yung anak niya? Sabi niya, kuya, wala pa eh. Sabi ko, iba na to. Sinabi niya na may umiiyak na bata doon. Tingnan niyo, baka si Austin na yun. Sa tulong ng barangay team leader na si Maricel, pinasok ni na Angeline ang abandonadong bahay. Doon nila nakita ang isang bata na nakaipit sa gitna ng dalawang pader na gadangkala ang pagitan. Yung bata kasi nung mga time na yun, sinusubukan namin kunin ng mauhok siya eh, kasi dulong-dulo eh, hindi kaya. Jackhammer, huwag galawin ang bata, huwag pukpukin kasi nakadikit sa pader, baka mabingi. Kailangan yung dekuryente ang gamitin para safe ang bata. Tulungan kita mag-angat, dali. Diyan, dalawa, gatas, dali. Okay, tayo mo ulo mo. Taas mo ulo mo. Taas mo, taas mo. Pinasok ni na Angeline ang abandonadong bahay. Doon nila nakita ang isang bata na nakaipit sa gitna ng dalawang pader na gadangkal lang ang pagitan. Taas mo ulo mo. Taas mo, taas mo. Ay, kaya, pagod eh. Kahapon. Nung ngayon pa yan. Nung Lunes, Lunes ng tanghali. Ay, Wednesday na ngayon. Kagalawang araw. Sa kuha ng CCTV, nung araw na natagpuan ng bata, may nahagip na lalaking labas-masok sa gate ng abandonadong bahay. Nakita rin namin na lumabas-pasok yung nangungupahan dyan around 8 p.m. Narinig na namin siya, may umiiyak ng 9 to 10 p.m. May kinalaman kaya ang lalaking yon sa nangyari sa bata? Ito po, bali nakita yung bata since Monday po. Pero nung nagpunta po kami dito nung Monday ng hapon, wala po talaga kami narinig na iyak or humihingi ng saklolo. Ito mga ilang buwan na itong hindi natitirahan? Siguro mga 3 months. Pero meron kaming nangungupahan dito. Pero wala siya dito every day. Every night lang siya natutulog lang. Minsan pag maga ko pumapasok, 5 out or 6, bahay na ako. Pero wala akong bata na dito eh. Tsaka laging close yung gate na yun. Uwi na ako noon, tapos nagpa-laundry lang ako. Ano ko, trabaho, bahay lang, kaya wala akong alam dyan sa nangyari na yan. Some time na yung pinakinggan po namin, yung unang iyak pa lang yung anak ko na, sabi ko, anak ko nga, anak ko. Pihing na pa, pihing na pa. Andyan na si mama mo, ha? Nakasiksik po talaga. Malas po yung pader eh, lagpas tao po, sabay pinakadulo po siya. Andyan na si mama mo! Andyan na, Justin. Huwag ka makulit, huwag ka makulit. Relax na kasi yung bata eh. Tabi. Kuya. Bakit? 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 Bakit
Thank you, Jesus! Makalipas ang 2 oras, ligtas nang nakalabas si Austin. Dinala po agad namin siya sa malapit na hospital. Yung gilid ng ulo niya, sobrang kapal ng gasgas. Tapos meron din po siya sa tuhod. Salamat din po talaga sa Panginoon na wala po talaga tuso. Buti na lang talaga maulan at mas moist po yung weather natin at that time. Kasi kung hindi po, because he could have died of dehydration po. Pero malaking palaisipan pa rin kung paano napunta roon si Austin. Sa kakulitan ng bata, baka napasok doon. O di kaya may naglagay din kasi yung palaisipan sa akin din yung ano eh, sa pader na ano eh, na pagkalalaglagan niya. Sa 2 years old na bata, di siya basta-basta makakapunta doon. Lalalim yung panalim yung pag-iimbestiga doon para malaman natin kung ano yung talagang totoong nangyari doon sa bata. Para hindi na maulit ang nangyari, inilock ni na Angeline ang pinto na may lagusan sa bubungan. Bilang isang magulang, kailangan natin magkaroon ng mindfulness. Dapat focus ka lang sa ginagawa ng bata para maiwasan mga ibang aksidente. Kasi hindi naman natin masisisi mga bata kapag may nakitang isang bagay, without asking permission, pupunta at pupunta yan. Sana po maging lesson na rin po sa ibang nanay. Maging aware na rin po sila sa nangyari po sa amin. Kasi po sobrang hirap po mawalan ng anak. Thank you, Jesus! Holiday ulit bukas! Pwedeng magpuyat! Heto mga pampawala ng antok, mag-tweet na gamit ang hashtag KMJS.